Hello guys, welcome po ulit sa ating pong YouTube channel. Ano po, medyo masama po ang panahon ngayon. Malakas po ang ulan po dito sa aming lugar. Kaya medyo maingay at medyo madilim. Pero ganun pa man, tuloy pa rin po ang ating pong pag-repair, ano, at pag-tutorial po natin. So meron po tayo dito na electric fan. Tamel po ang kanya pong ata. Dito ang problem po nito, dead set siya. Hindi siya gumagana. So pag sinaksak po siya, ayan, at inon, so wala po siya, kahit konting vibration, wala. So ibig sabihin, pagka ganito po ang problem, maaaring yung motor po niya, ano po, ang problema. Kaya ngayon po, samahan niyo ako na i-repair po itong electric fan na ito, at ituturo ko po sa inyo kung paano i-repair ang sirang motor, ano po, ng electric fan. Kaya huwag na po natin patagilin at simulan na po natin. Hello guys, ano po, ito, binuksan na po natin. At napansin ko po, ano po, sobrang kapal ng alikabok sa loob. O, kumabol siya sa All Saints Day. Ano po, kaya pwede nang tawagin ito na haunted electric fan. So, stay tuned lang kayo guys, at lilinisin ko muna siya sa labas, ano po, para hindi magkakalat dito. So, ayun guys, tapos na po nating linisan, ano po. So, ang gagawin natin, tatanggalin na po natin yung motor para i-check po natin. So, tatanggalin po natin yung mga tornilyo muna. Tanggal po kayo ng mga tornilyo pag sawasamahin nyo po para hindi nyo siya mamimisplace. So, lalo na kung medyo meron kayong kalimot. Kaya dapat pag sama-samahin sa isang lugar para madali lang hanapin. Sama-sama sila. Na lang po natin. Pwede naman natin siyang duktong mamaya. Pwede naman ako po duktong nito. So, para hindi masyadong fun. Ngayon, pati po ito. Ikat na rin po natin para hindi tayo mahirama kasi baka mahila pa yung mga hibla ng motor, manipis lang po ito. Yan, kasi mabigat ito eh. Tingnan lang natin siya mamaya. Kasi yung motor po kasi ng electric fan, ano po yan, maselan. Hindi siya pwedeng nahihila-hila. Katulad po ito, itong sitwasyon po nitong isang electric fan na ito. Natanggal na yung mga strap na pagkakatali dun sa motor. Kaya kailangan ingatan po natin.
ko para hindi magagalaw. So, hindi sakat natin ito. Ayun. Dahil matanggal na rin po yung mga tali niya, so dandahan din po natin aalisin. Ayan, para hindi po siya nahila. So ito po yung mga sinasabi ko, tali yung mga tanggal-tanggal na. Natanggal kong strap, papalitan muna natin para kapag pinaklas natin ng mga dulo, hindi siya mahihila. Kaya kailangan lagi po kayo nakabang ng strap kasi mas maganda po itong panali sa mga ganito sa mga dulo. Sa pagbubukas po, kailangan dahan-dahan lang guys. Buksan po natin ito. Kasi pa pwedeng na-open yung fuse nito kaya ganito. So, bago tayo bibili ng bagong motor, kailangan sumukan muna natin i-repair yung motor. Para yung may-ari naman ng electric pump, hindi naman sila masyadong magagastosan. Ako kasi pagkasira yung motor, papabili na tayo kagad, siyempre. Kawawa rin na sila. Siyempre, binabudget lang din nila yan. Bago tayo magpabili, gawin muna natin. Try muna natin kung magagawa. Ngayon, pag hindi kayang bisirin, saka tayo papagawin ng motor. Pag nakita natin na marami ng putol-putol, ito lang ang kailangan ng palitan. Ngayon, kung kaya pa naman natin gawin, gagawin po natin. So, ngayon nahanapin natin kung nasan yung kanyang fuse. So, tulad ko na sinabi ko kanina, dahan-dahan lang. Ito, para hindi siya maputol. Pasensya na po kayo dahil medyo makaspag ilalamunan ko, kumain kasi ako ng mani. So ito na po yata yun. Open yung fuse niya kaya ganun.
magtatanong niyo po kung bakit ko siya pinipiga-piga, yan po yung isa sa technique para gumambot yung naka-cover. Magaling po natin siya ang naiiba. So yan. Yeah. Ito na yung kanyang use. Guys, ayun yung fuse niya. Ngayon, dahil wala po tayong pamalik na fuse, ano po, gagawin po natin, dudugtong na lang po natin siya. Pakalatin po siya, hihinahangin. So, yun lang po yung isa sa technique kapag kasi medyo malayo po ang bilihan ng pyesa po dito guys. So, kung babiyahe pa ako, dahil kailangan po ito nga may ano mayari, baka hindi ko mahihabol. Kasi isang oras din ang biyahe po dito. Pagkatapos po natin ito po, ihinangin po natin para sigurahin guys, ihinangin na po natin. Init na yung pan para masigurado. Kakabit na natin yung kanyang cover para maibalik na natin, ma-estimate po natin. Nakakalimutan yung strap guys, importante ito.
prepare pa lang natin itong lagaw. Babalikan po natin siya para maka-SD. So, testing na po natin. Babalik. Guys, ito na po. Naisalpak, sinalpak ko na po. Hindi ko na binayos. Sinorkat na lang po natin. So, ngayon, e-testingin na po natin siya, guys. Okay yung pagkakagawa po natin. Bago natin siya lagyan ng takip. O, yun, guys. O, yan. O, lakas. O, number one. So, ganun lang po, guys. Ano? Ang pagre-repair po ng motor, ano po, ng electric fan. Huwag po muna kayo basta-basta magpapabili. I-repair po muna natin para hindi rin mabigatan, ano po, yung mga nagpapa-repair. So, kung wala po kayo na may papalit kagad na fuse, po pwede naman po siyang i-rekta. Pero kung meron namang fuse na meron kayo malapit na mabibilan, pwede naman po konti effort. Ano po, kasi dito sa lugar namin, medyo malayo. So, isang oras pa ang biyahe, ano po. Eh, lalo ngayon ito hapon, medyo alanganin na. Okay, ganun lang po yung ginawa natin. Okay naman po. So, sana po meron po kayong natutunan. At huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa channel po natin. Click niyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa pagka meron po tayong mga bagong video. And like and share na rin po, guys, para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po and God bless.